Guys, pag-uusapan natin ngayon ang vehicular incident. If, so wala namang gustong mangyari nito, no? So if ever lang, so lahat tayo na araw-araw halos ay nasa kalsada. Walang araw na hindi wala sa kalsada. So, wala namang gustong ma-aksidente, lalong-lalo na yung mga nagmumotor o car owner or biktima. So ngayon, legal advice tayo to ano ang pinakamaganda at the best na gagawin. If both party po ito, biktima ka o nakabiktima. So unang-una po, kapag may sasakyan ka, ay kailangan kompleto dokumento. Dokumento ng sasakyan at dokumento ng nagdadrive. So, yun. Bago tayo umabot sa, kung may insurance man yan, well, so, lalong-lalo na pag-insurance, legality po ang hinahanap yan ng mga dokumento. At kapag pagdating naman sa investigation, police, also, legal documents lang po ang hahanapin agad-agad. Lisensya, rehistro na, rehistro ng sasakya, both party. So ngayon, in short, yung walang maipakita dokumento, 50-50 talo na. Diba? Iyon po yung sasakya. So ngayon, pag dumating tayo doon o dumating sa pinaka-worst to worst scenario, so lagi humingi or laging gumawa na, magpagawa na police report. So, common yan. Tinatawag na basic yan. So, maraming police na nirekomenda, lalong-lalo na pag mga money involved lang, ay nirekomenda sa inyo na, sige, ayusin nyo na yan, mag-usap pa lang kayong dalawa. No. Kailangan pa rin gawa ng police report para if ever, usually, nagkasundo kayo sa ganitong price na babayaran, both party. Ayaw niyo magbayad. Delay-delay. Bukas-bukas. Ano mangyayari kung wala ng police report? Tandaan po natin yung tinatawag na prescription of crime. Ay meron lamang yan. Tinatawag na expiration. May expiration. Prescription time. Kaya nga, kung yung gamot mayroon, kung yung pagkain mayroong duration, expiration, yung pag-file po ng kaso, lalong-lalo na pag mga small lamang, mga vehicular incident na maliliit lang, ay mayroon ng expiration niya. So ngayon, kailangan mong agapan. So bakit? Ganito yan, kapatid. For example, ayaw niya magbayad, so may reference ka pa, pwede mong ihabla para doon maobliga siya, bayaran ka. Kung ikaw ay tihado, kung ikaw yung biktima. So ngayon, kung ikaw naman ay nakabiktima, kung tao yan, so doon muna sa tao. Kahit mali po yan ang tao, the rules of traffic, kapag tao ang na-disgrasya mo, ay automatic. Liable ka doon sa tao. Automatic po yun na pagamot nyo. So arigluhin nyo agad para hindi na magdemanda. Ibigay nyo yung best nyo na makakaya nyo. So, mas maganda, tulungan mo o dalhin nyo sa nearest hospital kung medyo mabigat yung kaso. Kung medyo mabigat yung tama. At kung tulungan mo, ipagamot mo. Kahit hindi siya ma-attis yung medication or medical na support na nandoon ka. Ibig sabihin, hindi mo tinatalikuran yung obligasyon mo. So, para hindi maging kaso yan. O maging kaso man yan, ay napakaliit. Ayun, guys. So, ayun, if ever naman na dumating talaga yung time na pinaka-worst scenario yung yung maka-accidente ka talagang homicide or serious physical injury, yun po ang pinakamabigat. Sa, kasi dito sa serious physical injury ay wala po itong amount
na dapat nating i-discuss, depende po sa, depende yun sa kinatawag na expenses sa hospital. Pwedeng ilang libo yan, pero daang libo, depende lang sa kung bali, halimbawa, bali at tuhod, noon, grabe ang gamutan nun. 100K, mahigit, kakain ng mga daang-daang libo yon. Kaya di ba kung naririnig natin yung mga tinatawag nating manlalaking sasakyan, lalo na yung mga buses, mas gusto pa nila yung na nakakapatay kaysa maka-aksidente na injury, physical, use of serious physical injury, kasi kapag serious physical injury, for example, nabali yung paa, ay malaki ang babayaran nila ng mga owner or ng mga drivers or ng mga kumpanya. Kaya mas gusto nila isahang bayad lang, tapos kung tapos. Diba? So yung price naman po ng homicide, yung court po ang nag-decide, dinidepende po yan sa income ng biktima. Yun po. So hindi natin pag-uusapan yung amount. More or less, depende sa sahod, ng, depende sa income ng na biktima. Yun po. So, solusyon yan, hanggat maaari, kung ikaw ay isang worker o isang pinoprotektahan, hindi magka-record yung pangalan mo, agad-agad mo dapat ayusin yung na-agrabyado mo. Kung sasakyan niya, bayaran mo agad, ipagawa mo. Kung na-injure yan, dapat pagamot mo agad. At least, kung maaari, bigyan mo ng pakonsuelo, gamot, o kaya bayaran mo yung kung ilang araw yung nawala sa kanya. Kasi kapag pinabayaan mo yan, tinakbuhan mo, kapag na-detect ka, ay patong-patong na kaso ang aabutin mo. Abandoning o victim, patong-patong. So, mas lalong mabigat, mas malaki ang babayaran mo kapag ikaw ay na-corner or nahuli. So, yun guys. Sana nabigyan ko kayo ng information. Tuloy, marami pang pagdating naman sa mga insurance claim. So, ang mga, depende yun sa pinabayaran ng sakyan ng insurance claim. Kung tinatawag na yan na comprehensive insurance, third-party insurance. So, depende po yun sa binabayaran. Pero, basic, ang hinahanap ng insurance, kapag nag-claim ka, simply police report, photocopy ng mag-shot ng tinatawag na damage, kung ilang picture ang kailangan niya. So, yung driver's license, dokumento, insured. So, kailangan mag-submit yan para ma-evaluate ng insurance para sa auto-claim mo. Mayroon, karang common na insurance, mayroon binabayarang uhati or mayroon participation. Marami po kasing klaseng vehicular insurance. So, depende na lang po yun sa babayaran yung amount. Kung comprehensive man niya, kung ano yung coverage, kaya may contract yan insurance. Kasi may specific, hindi po only ang insurance. Meron din niyang more or less estimated na pwede mong maximum na pwede mong mag-claim kapag nagkaroon ng problema yung sakyan mo or yung driver. Yun po ah. So, magkaiba po yung insurance ng driver at insurance ng sasakyan. Iba pa rin yun. So, kaya medyo malalim yung pagdating sa insurance. So, ang basic lang yan sa car, yun, legal document, kailangan kumpleto kayo. Pag mayroon naman kayo noon, police report, alam na nang makakaroon na kayo ng idea, tutulungan na kayo ng police. Pero kapag kulang yung dokumento mo, problema yan. So, medyo tagilid ka, hindi ka pwedeng maghabol. Disqualified. Tanga. Guys, so my name is Policia po. Huwag na natin sa, para sa kaibang information, katanungan regarding dito sa vehicular incident legal advice, ay mag-comment lamang po kayo sa ating boxes dyan. Free naman yan. At muli kong pinapaalala yung likes natin and comments para lumakas yung ating video. Yung guys, so hanggang dito na lamang ang ating video at
Ito nga pala si pulisya ko at nagpapaalala, pa-likes. Sumusubscribe ka para aware ka sa criminal law. So actually, manapakaraming channel guys sa YouTube, no? Yung iba talaga, wala naman laman. So, yung iba nga, nakatingin lang. Umaganong-ganong lang, oh. Dito, sisiguraduhin ko na kahit paano yung mabigyan ko kayo ng ideas, lalong-lalo na sa criminal law o legal law. Kahit basic, hindi pa ako magaling sa law. At ako naman ay hindi abogado. Isa po tayo, criminalistic. Criminalistic, ibig sabihin, license po tayong criminologist tayo, criminology. So, yun po, muling nagsasabi, my name is Pulisya ko. At hindi lahat ng criminalistic ay nagpupuli. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again, my next.